Ka-rescue, magandang araw. Meron tayong pupuntahan ngayon, isa sa mga alaga nating kumpanya. Sa bandang Ubando, Bulacan to, ka-rescue. Gagawin natin ngayon doon ay TCM forklift. Reklamo ng driver, hirap daw umusad yung kanyang forklift, lalo na sa akyatin. Minsan nakakaakyat naman daw, kaso pagdating sa taas, medyo hirap na. Lalo na pag umiinit, ka-rescue, hindi na raw umuusad. Pag malamig, medyo okay pa raw. Pag uminit yun, doon na lumalabas yung problema. Mga hindi pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe naman. Tsaki pakihit na rin yung notification bell natin para sa susunod ko pang mga video. Tara, ka-rescue. Si service tayo, Ubando, Bulacan. Tara. Natin forklift sa Ubando, Bulacan. Ayan, tara. Sa Panghulo, Malabon. Panghulo. Paprika ng Silver Swan. Suisos. Yan. Yung sasya. Yan. Panghulo. Ubando, Bulacan. Punta natin. Yan. Panghulo. Ubando, Bulacan. Antay na lang tayo, buksan tayo ng guard. Ayan. Dito na tayo. Hanap lang tayo para daan. Okay, dito na tayo. Hanapin natin yung forklift. Ayan, itong gagawin natin, forklift ngayon. TCM. Slide ito, hirap daw umakyat. Tingnan natin. Hirap daw. Hirap na. Parang dumudulas lang, you know? Pagkakalang kanit mo. Nawawala na. Ayaw na talaga. Pag uminit, lalong ayaw na. Subukan mo nga patayin sa ano, preno. Oh. Ayan, yun yung palatandaan na sliding. Hindi na mamatay. Dapat mamatay siya eh. Dapat mamatay ano? Oh, kasi nakakambyo ka eh. Oo, nakakambyo, di ba? Tara, tingnan ko. Oo, hindi na mamatay. Ibig sabihin, sliding na yan pag ganyan. Yan, tara, buksan na natin. Ah, dali mo doon. Doon. Hindi na mamatay pag pinatay sa preno. Ibig sabihin sliding. Isa na natin to kalikutin. Nag-i-slide to. Ayaw mamatay sa cambio. Susus. Sito 40 K.
EG-03 40, na-rescue. TCM engine. Tara, tagalin natin yung takip. Yan, buksan na natin yung takip. Ito ka-rescue, C240. Hindi siya matik, manual siya. Pero yung clutch disc niya, nakababad siya sa ETF. Parang lumalabas niya, parang semi-automatic na siya. Pero may clutch siya, manual. Yan yung mga latest model ngayon. Yung clutch niya, naka-operate siya sa hydraulic din. May mga linya rin siyang tubo. Kaya pag di naka-andar, napakatigas. Pero pag umandar siya, napakalambot. Bukan natin paandarin. Yan ang lambot niya pag nakaano na siya ka-resist at nakapahan. Sa tingin ko parang wala siyang play. Kaya kailangan buksan natin to para makita natin sa loob ang lambot yun. Kailangan natin itong buksan. Buksan natin to para makita natin yung loob kung bakit siya nag-slide. Nakababad to sa hydraulic sa mga ETF. Tara, buksan natin to. Ayan, ka-rescue, tanggalan natin yung takip. Tanggalin naman natin ngayon yung transmission cover nito. Ayan. Nandiyan yung kanyang pressure plate at clutch disc. Tara, tanggalin natin. Cover na to. Medyo naluwagan na natin ito para medyo mabilis tayo. Lapin natin ito. Lapin natin. Ayan o. Clutch siya pero may nakasaw-saw na ano. Nakasaw-saw siya sa hydraulic. ETF yan ka-rescue dahil kulay-pula eh. Tara, titingnan natin. Naka-design talaga yan siya na ganyan. Nakababad siya sa ano, sa ETF. Parang ano pa rin siya, semi-hydraulic. Tara, check natin sa loob. Natin yung lining kung bakit siya nag-slide. Ito parang lagi siyang nakatulak. Parang lagi siyang nakatulak, ka-rescue. Titingnan natin. Ka-rescue, baklasin natin tong pressure plate niya
at saka pati yung latch test. Bago natin mapalabas yan, kailangan mapaurong natin yung pinaka main shaft niya sa transmission. Hindi yan malabas kung hindi yun maurong doon. Ang pag-urong niyan, Karisyo, may lock yan dito. Ayan, parang pin. Ayan, hindi gaano makita. Meron yan. Ayan, makipakita ko sa inyo. Ayan, Karisyo. Ayan, may pin dyan. Ayan. Ayan, tatanggalin natin yung pin na yan. Ayan, ugutin natin yan. Yan yung tatanggalin para maurong natin yung main shaft. Matigas talaga to. Yan yung pin na to, yung matigas. Nagaan lang yan. Gamitan na lang natin siya ng ano? Matigas siya. Gamitan natin siya ng alambre. Tumapasa siya kanis ka. Yan, ito na ilap niya. Yan yung ilap niya doon, Karisyo. Mahirap talaga tanggalin to. Yan, bago natin ma-orong yun, kailangan naman. Yan, next step natin, sikwatin na lang natin yun. Ito, sunod, sikwatin to. Para pumasok yung ano doon sa loob, yung pinaka entry. Tanggalin muna natin itong ano dito. Tornilyo ng presyon. Okay? 12 piraso to. Natin doon. Pagka natanggal to, saka natin ipapasok yung ano doon. Yung pinaka main drive shaft niya. May pakita ko sa inyo kung paano. Labing dalawang piraso to. Karisyo, nabaktasan natin lahat yung ano, bolt ng pressure plate. Lalabas naman natin ngayon yung pinaka-clutch test. Pero iuurong muna natin yung pinaka-main drive shaft niya, transmission. Makita ko sa inyo kung paano paglabas nito. Okay. Karisyo, yung ano dito, yung main drive shaft. Yan. Pag napasok na natin sa loob yan, yan, pwede na natin ito ilabas. Yan. Pumasok na yan sa loob, Karisyo, yung main drive shaft. Ito na papakita ko sa inyo kung paano paglabas nito. Nagawa ko nito, Karisyo. Inatalian ko lang ito ng alambre. Maluwagan na lahat natin yung mga bolts. Inatalian ko lang alambre ito. Lang natin ng alambre. Ayan po. Katali ng Karisyo, nagamit lang tayo ng flat screw. Ayan. Iangat na natin yan. Medyo may katigasan talaga. Gasan talaga yan. Yan. Yan, nalabas na natin. Karisyo. Karisyo, nalabas na natin. Ayan, tingnan mo anong nangyari. Paglabas yan, Karisyo, lalagyan lang alambre. Yan, kasi ito. Yan, kaya dumulas na wala na yung
lining ng kabilang ano, clutch disc niya. Yung kabila na lang maiwan. Yung kabila wala na. Ayan. Ayan, pati ito. Wala na rin. Good na. Pag pinaresurface naman itong pangulang matitira, aabot na dito sa tornilyo rescue. Ayan, tinamaan na ng ano yan. Yung bakal dito. Yung pinaka rematch eh. Ayan, kaya ano yan. Tara. Order na natin to. Pang palit bago na to lang. Dali kitanggalin yan. Ipa-resurface natin. Anong tama? Dash pang na yan. Ipa-resurface kaya natin. Total pantay naman siya hanggang dito. Hindi dito eh. Ipa-resurface natin. Rescue na backless na natin yung ano natin, yung clutch disc dyan tsaka pressure plate. Sinama na rin natin yung flywheel na pina-resurface natin. Rescue, dumating na yung ano natin, brand new na pressure plate tsaka yung clutch disc. Ito yung nakababad sa hydraulic wheel. Ayan, brand new na. Ayan, ito rin, brand new na rin ka rescue. Pag brand new talaga ka-rescue, may nakalagay na ano dito, tornilyong apat. Ayan, pagkakabit niyan, babaklasin natin yan, wag natin iwanan yan. Ayan. Kinakabit lang nila yan para ma-compress yung ano, pinaka-lining sa ilalim. Okay, tara, kabit natin. Bago natin to i-salpak yung flywheel doon sa ano niya, sa loob ng transmission, sa kuwitan ng ano, crankshaft. Ikabit muna natin dito yan sa baba para makita natin yung adjustment niyan kung okay, kung parehas. Pag okay na, baklasin natin ulit tapos isalpak natin itong flywheel. Tara, tignan natin kung kasukat at saka yung ano, adjustment kung parehas. Tara. Tapos na natin itong higpitan krisi, labing dalawang volt dito. Ito naman luwagan natin yung apat. Luwagan lang, huwag tanggalin. Pagkatapos luwagan, sukatin na natin yung pinaka plate dito. Yung tinatamaan ng release bearing. Tingnan lang natin kung parehas yung layo niya. Gamitan lang natin siya ng kahit papel lang. Malalaman yan kung parehas yung layo.
Yan lang natin siya ng tanda. Kailangan parehas siya layo. Yan, okay na press ko, parehas yung distansya niya. Yan, ibig sabihin na-adjust na to sa lokalang sa binilhan. Yan. Kaya tara. Baklasin natin to ulit. Sasalpak na natin to doon. Ito na yung clutches natin. Bago natin ito i-salpakarisyo, isubok na natin yung ngipin nito tsaka yung spline ng mainshaft. Titingnan natin kung magka-match. Baka mamaya salpak natin ito. Yung pala magkaibang ngipin, doble trabaho. Tsaka di na pwede ibalik. Isubok lang natin yung ano nito karisyo. Mukhang pasok naman. Ayan, mukhang pasok naman ngipin niya. Ang okay naman. Ayan, mukhang kasukat naman. Ayan, pasok naman yung main drive shaft niya. Okay naman. Tara, salpak na natin yung pressure plate. Ayan, salpak na natin to. Shoplit natin, brand new na rin. Kareskyo, salpak na natin ito. Ayan. Salpak na natin. May kabigatan. Ayan. Salpak na natin. I-orong na lang ulit natin yung main shaft doon. Para pagana. Okay. Ano natin to nailabas, ganun lang din pag ano, pagpasok, i-align, pwede natin. Pwede natin yung ano dito, naka main drive shaft. Salpak na natin, pwede natin yung main drive shaft dito. I-abante natin para sumintro doon. Hirapan ito ka risk yan. Yan, sikutin natin. Yan, tapos na masalpak. Overt na lang, tapos subok na. Dalawa lang yan, ino? Silicone gasket.
Okay. Heater. Ayun, madali lang pa andarin yung kanina. Sa timing. Wow, ah. Viral yan. Siapa? Mok daging ka. Malambot. Malambot. Malambot na malambot. Ayan, subok, subok. Yan na pala, tara sa bantay lang muna. Driver. Yeah. Kalina yan dyan. Yeah, driver. Parang hindi ko nakita eh. Gano'ng kataas? Yan, okay lang. Ha? Oo. Yan. Bante. Yan. Subukan mo nga patayin sa preno. O yun, namamatay na. Dati pa hindi? Dati hindi yan namamatay. Okay na. Success. Banti mong pang? Hmm, siya, subok daw, subok. Ah, kailangan pantay. Ayos ah. Nakakambyo kasi kaya diyan. Yan, okay na, subok. Ah, meron tayo nga ngayon, supervisor ngayon, naka-monitor sa atin. Sir, kaway-kaway naman dyan, sir. Oh, yan, supervisor ng Yusiko yan. Yan, shout out sa Yusiko. Okay, pwede na.